Up naman po natin sa linya telepono si Ginong Nathaniel Cruz, Jemmy, resident meteorologist. Mangtani, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jigit. Magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood. Apo, Mangtani, kumusta na po ang lagay ng panahon at ano po bang maasahan nung una muna yung mga naapektuhan ng bagyo? Sila po ba'y uulanin pa sa mga lugar na yan, particular po sa North Luzon? Well, magandang balita, Jiggy, para no sa mga kapuso nating naapektuhan ng bagyo simula pa kahapon. Matuling kasi yung galaw ng bagyo, kaya sa mga oras na ito, ito ay nakasalabas na ng Philippine Area of Responsibility. At dahil dyan, yung epekto nito sa Cagayan Valley at dito sa may Cordillera, Jiggy, halos nawala na. Kaya yung mga naapektuhan yan ay hindi na natin inaasahan na muli magdurusa pa sila sa mga pagulan sa mga susunod na araw. Yung mga pagulan na dulot ng bagyo tulad ng pinalakas na hangin na bagat ay mararamdaman pa, Jiggy, sa ilang bahagi ng Ilocos region, lalo na dito sa may Bataan, Zambales provinces, maging dito sa ilang bahagi ng Mimaropa. Pero yan ay mga pagulan na lamang na hindi naman natin inaasahan na malalakas at magtatagal, Jiggy. Opo, at sa parte po naman ng pababa, Central Luzon area hanggang NCR, kumusta po ang magiging sitwasyon natin? Ganun din, Jiggy. May mga pagulan dyan na lamang sa ilang bahagi ng kanluran, yung western side ng Central Luzon. Yan yung Bataan, Zambales provinces. May mga pagulan pa rin dyan hanggang bukas, katulad na nakikita natin ngayon sa inyong may screen, yung Mindoro, Palawan, na hindi naman direktang naapektuhan ng bagyo, pero dahil sa paglakas ng hangin habagat, kaya nagpapaulan. So, madalit sabi, Jiggy, yung ika nga, the worst is over para sa bagyong Lawin dyan sa northern at central Luzon. So, magkakaroon man sila ng pagulan, lalo na pagdating ng hapon bukas, pero dapat wag nang magamba yung ating mga kapuso dahil hindi na po yun dahil sa bagyong Lawin, kung hindi dahil na lamang sa mga local thunderstorm, Jiggy. Opo, Mangtani, yung pag-landfall ni Lawin, sa tingin nyo malaking tulong ho yung Sierra Madre, kung kaya't hindi talaga, kumbaga from super typhoon, mabilis na ibabaho yung warning, yung signal po dito sa bagyong ito? Ay, totoo, Jiggy. Ay, yan yung dapat ipagpasalamat ng mga taga-Northern Luzon dahil napakalaking tulong pagdating sa pagpapahina ng bagyo. Yun nga lamang, hindi pa rin natin kasi nakikita yung iba, yung extent ng epekto ng bagyo dyan sa may coastal areas of Cagayan and Isabela, dahil talagang yan yung hinagupit. Katulad yun, napunta ka na ng Santa Ana, hindi ko pa alam kung ano nangyari doon, dahil yung lugar na yun ay talagang open sea, kaya yung hangin doon ay talagang nanggagaling sa karagatan, galing ng northeast. Pero mapag-usapan natin yung epekto ng Cordillera at ng Sierra Madre. Napakalaking bagay noon, Jiggy, na pag tumama ang bagyo sa malaking kabundukan ng Sierra Madre, ay nababawasan yung lakas niyan. At yun ang madalas mangyari. Pero alam naman ng lahat na pag sinabi nating super typhoon, dahil sa halos kompleto na tayo ng gamit, talaga namang ganun kalakas yun. At hindi lamang pag-asa, kasi yung iba parang nagdududa, Jiggy, yung pag-asa, Japan Meteorological Agency, maging ang Joint Typhoon Warning Center, iisa ang turing dito kay sa bagyong Lawin na isang napakalakas sa bagyo bago tumama dito sa Luzon, Jiggy. Opo. Marami salamat po sa pagkakataon at update si Ginong Nathaniel Cruz, Jimmy, resident meteorologist. Salamat po, Mangtani. Walang anuman, Jiggy.